ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend. Magandang hapon, Pilipinas. Kami ang mga patrol ng Pilipino. Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Kapamilya, nagkatensyon sa tangkang paghahain muli ng arrest warrant sa leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy at lima pang akusado sa Davao City. 2,000 pulis ang pinakalat sa compound mula madaling araw ng Sabado. At gaya nung naunang paghahain ng warrant kay Kibuloy, nakaantabay doon ang mga taga-suporta ng pastor. Isang ambulansya ang pinapasok dahil may ilan umanong naiulat na nasaktan. Hinalugog naman ang PNP ang lugar pero napakalawak nito. Git na mga otoridad, hindi sila titigil hanggat hindi nahahanap si Kibuloy. Ihatid po namin ang buong ulat at iba pang update sa balitang yan maya-maya lamang. Pinomonitor ng mga otoridad ang posibleng pagpasok ni dating Bamban Mayor Alice Go sa tinatawag na Golden Triangle o yung ilang bahagi ng Southeast Asia kung saan malawakan ang operasyon ng mga sindikato at triad. Iginit din ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na dapat magsagawa ng malalimang imbestigasyon sa lahat ng law enforcement agencies ng bansa. Hindi anila makakatakas si Go at ilang kasamahan kung walang tulong mula sa ilang taga-gobyerno. Nagpapatrol, Katrina Domingo. Sa Golden Triangle ang posibleng huling destinasyon na target ni dating Bamban Mayor Alice Go. Iyan ang siniwalat ni PAOK spokesperson Winston Casho ilang araw matapos madakip sa Indonesia at maibalik sa Pilipinas ang kapatid na si Sheila Go at kasamahang si Cassandra Leong. Ang Golden Triangle ay ang bulubunduking rehiyon sa pagitan ng Laos, Myanmar at Thailand. Kilala ito bilang pugad ng ilegal na droga at ng mga triad at ang ilang sangay ng mga sindikato dito ay may mga malawakang operasyon na rin umano sa iba pang bansa sa Southeast Asia. We're confident that she's trying to get into the Golden Triangle because the family, the Guo family, has business interests, gambling interests in Cambodia. They're part of a big criminal organization. Yung Fujian Gang, kung saan kabilang itong mga Guo, ay kabahagi at kapartner nung Golden Triangle Triads. Nang tanungin kung mahihirapan na ba ang Pilipinas na madakip si Go sa oras na makapasok ito sa Golden Triangle. So we have to prevent that from happening. What complicates the investigation is that hindi ho limited dito sa mga taong ito. May mga nakikita kami mga koneksyon doon sa mas malalang mga criminal organization, the Triad. Sa investigasyon ng PAOK, nananatili si Go sa Batam, na isa sa mga transportation hubs ng Indonesia. She will definitely not go to China. She's accused of a serious crime in the Philippines in relation to illegal gambling. Ayon kay Casho, kailangan din ng malalim na investigasyon para malaman kung sino ang mga kasabwat para makalusot si Go ng walang record sa mga paliparan at pantalan ng Pilipinas. Huling namataan si Go sa Pilipinas noong July 14 sa isang private resort sa kanlurang bahagi ng Luzon. Pero bago makarating ang mga otoridad sa resort, nakaalis na si Go na sumakay sa isang speedboat at sumulpot na lamang siya sa Bali, Indonesia matapos ang 3 araw. Napakatanga naman namin lahat sa law enforcement, kami lahat. At hindi namin siya nabantayan at nakita, no? So someone somewhere dropped the ball. We have to accept the fact that corruption is seeping into some agencies of government. Nakakalusot ang mga ito because of money. Nauna nang iniutos ng Malacanang na kanselahin ang pasaporte ni Go. Ngunit ayon sa PAOK, maaaring mas mahirapan ang Pilipinas sa pagpapabalik kay Go sa bansa kung tatanggalan ito ng pasaporte at citizenship. Paliwanag ni Casho, hindi otomatikong maibabalik ang Chinese citizenship ni Go sa oras na mapawalang visa ang passport at iba pang dokumento ng pagkakakilanlan ng dating alkalde. They will become stateless individuals. I hate it to happen. I hate it if they would become refugees and they would fall under the framework of the United Nations Commission for Refugees because they would take on a different legal character and they would be protected by that legal character.
Hindi rin sila basta-basta maaaring mapaalis sa naturang bansang pinuntahan nila. Pag naging stateless po yan, ang laking problema natin yan. So let us be cautious in canceling the passport. Nananatili sa kustodiya ng NBI si Sheila at Cassandra at inaasahang ililipat sila sa kustodiya ng Senado at ng Kamara sa mga susunod na araw. Sa kabila ng pagtakas at pagtatago ni Go, naniniwala si Casio na hindi mastermind si Go, ngunit isa lamang galamay ng mga pandaigdigang sindikato. Katrina Domingo, ABS-CBN News. Gumagana na ulit ang mga chiller sa Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport matapos ang mahigit isang araw na maintenance na isinagawa ng pamunuan ng paliparan. Live mula na IA Terminal 3, nagpapatrol si Andrea Tagines. Andrea, kamusta ang mga pasahero dyan? Zen, sa base sa sitwasyon ngayon, no, dumarami na ulit yung pila doon na mga pasahero sa check-in counters, lalo na doon sa mga pabiyaheng international. Kaya ang abiso ng mga otoridad sa mga pasahero ay kung may flight sila ay agad na silang pumunta para hindi na magka-aberya pa, hindi na ma-traffic. Sa ngayon naman, dun sa sitwasyon dun sa aircon, dito sa kinatatayuan ko ay ramdam naman na yung lamig. Pero nung dumating tayo dito sa NAIA Terminal 3 kaninang tanghali, may mga ilang bahagi pa rin ng terminal ang mainit. Kaya ilan sa mga dinatnan nating pasahero ay tuloy-tuloy ang pagpapaypay. Mainit nang dumating sa NAIA Terminal 3 kagabi ang OFW na si Antonina na pabalik na sanang Kuwait. Hanggang kaninang magtatanghali, panay pa ang kanyang paypay. Is nakakapagpahinga ka pa kasi ang haba ng oras ng pag-aantay mo, hindi ka makatulog. Ipapaypay ka talaga. Pero sa ibang parte ng paliparan, tulad sa kainan na ito, ramdam na ulit ang aircon. Sa ngayon po bumalik naman na siya ngayon. Okay naman na po yung condition na po. Normal naman na siya ngayon. Humingi ng pasensya ang Manila International Airport Authority sa mga biyaherong pawisan ngayong long weekend dahil sa pagkumpuni sa isa sa mga chiller ng Terminal 3 na noong Huwebes pa sinimulan, alas 6:30 kagabi nang matapos ang maintenance work. Kaya inaasahan ng MIAA na babalik na sa normal ang temperatura sa buong terminal ngayong araw. Nakita nila na isang chiller ay hindi 100% na nagbibigay ng efficiency. Sabi ko, subukan yung bilisan, ayusin niya agad kasi mahahaba yung ating bakasyon. No? And we were anticipating na may mga magbibiyahe, syempre dadami, tatagdag. Matatanda ang kaka-upgrade lang sa halos 200 milyong pisong cooling towers ng NAIA Terminal 3 noong Hulyo. Pero nilinaw ni Ines na iba pa to sa chillers. The 6 cooling towers that were repaired are already working. I'm still working now. Nakadagdag pa sa stress ng mga pasahero ang mahabang pila sa immigration counters, lalo't long weekend. Nitong Biyernes lang, pumalo ng 137,000 ang dagsa ng mga pasahero sa airport. Dapat lakihan na talaga yung area. If you remember, na-design yung mga yan way back kung design for 35 million passengers per year, ay umaabot na tayo ng 42 million. Una nang sinabi ng pribadong consortium na magte-take over sa operations ng NAIA sa Setyembre, nakasama sa kanilang mga prioridad ay ang pagsasaayos sa air conditioning system at pagpapalawak ng kapasidad ng paliparan. Samantala, balik normal ang dami ng mga pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange ngayong Sabado. Ayon sa PITX, nakaalis na kasi halos lahat ng bakasyonista nitong nakaraang dalawang araw. Then, ayon naman sa Philippine Ports Authority, as of 6 a.m., nasa mahigit 22,000 na sa ating mga kababayan ang bumiyahe sa mga pantalan ngayong long weekend. Karamihan dito ay sa mga probinsya tulad ng Negros Oriental, Bohol, Panay Guimaras, habang konti na ang mga pasahero sa Manila North Port. Zen. Maraming salamat, Andrea Tagines. Kapit na mga motorista, ito ng busina sa petrolyo. Para si SOA, ang presyo ng langis dahil matapos po
ang malaki-laking oil price hike noong Martes, big time din ang rollback sa susunod na linggo. Maglalaro sa 1.80 hanggang 2 pesos kada litro ang magiging bawas sa diesel, 1.10 hanggang 1.30 sa gasolina at 1.70 hanggang 1.90 naman sa kerosene. Paliwanag ng Department of Energy, ang mahinang demand worldwide ang nagbunsod ng pagbagsak ng presyo ng langis sa world market. Nakadagdag din ang kumpiyansang magtatagumpay ang peace talks dyan sa Gaza Strip. Ayon pa sa DOE, nakarecover din ang produksyon ng langis sa Sharara oil field sa Libya, na lalo pang nagdagdag sa overall supply sa gitna ng mahinang demand sa langis nitong linggo. Biglang binaha ang ilang pangunahing lansangan sa mga lungsod ng Angeles at San Fernando sa Pampanga Biyernes ng gabi. Nagmistulang dagat ang Jose Abad Santos Avenue sa bahagi ng San Fernando, kaya pahirapan sa pagbiyahe ang maraming motorista. Ang ilan napilitang lumusong para makauwi. Mula naman sa kalsada, pinasok ng tubig ang mga bahay na nasa mababang lugar sa barangay Los Amigos, Davao City. Naging mabigat din ang daloy ng trapiko sa lugar dahil stranded ang maliliit na sasakyan. Rumagasare ng baha sa National Highway ng Sharif Aguac, Maguindanao del Sur noong Huwebes ng gabi. Pag-apaw umano ng box culvert dahil sa malakas na pag-ulan ang dahilan ng pagbaha. Inalalayan na rin ng lokal na pamahalaan ang mga apektadong residente. Ayon sa PAGASA, epekto ng easterlies at localized thunderstorms ang malakas na buhos ng ulan. Samantala, namataan ang isang water spout o ipo-ipo sa bahagi ng Mactan Channel Biyernes ng hapon. Ayon kay Jeff Salcedo, nakunan niya ang ipo-ipo mula sa Mactan-Mandawi Bridge. Tumagal ito ng ilang minuto bago tuluyang nawala. Ibinahagi rin ni Kim J. Gaviola ang kuha niyang video mula naman sa Bayan ng Konsolasyon. Paliwanag ng PAGASA, nakaranas ng localized thunderstorm sa lugar, kaya nabuo ang ipo-ipo. Naglalabas ng thunderstorm advisories ang PAGASA sa Cebu para bigyang babala ang mga mangingisdang huwag pumalaot tuwing may inaasahang malakas na ulan. Muling nagsilbi ng arrest warrant ang Philippine National Police sa compound ng Kingdom of Jesus Christ para sa leader nitong si Pastor Apollo Quiboloy at limang iba pang akusado. Naging maayos man ang pagpasok sa gate, nagkatensyon sa loob ng mag-ikot na at galugarin ng mga pulis sa mga gusali at istruktura sa compound. Nagpapatrol, Ernel Tokmo. Dalawang libong pulis ang nagmarcha mula sa Camp Quintin Merecido hanggang sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa tabi lang ng Davao Airport bago mag-alas 4 Sabado ng madaling araw. Batuta at panangga ang dala ng karamihan, pero may ibang may hawak na baril. Galing sila mula Davao Region at iba-ibang bahagi ng Mindanao. Ang nangunang arandari para sa pagpatuman sa warrant of arrest. Sa pamamagitan ng tinatawag na long-range acoustic device, inaanunsyo ng pulisya na pakay nilang maghain muli ng arrest warrant kay KOJC leader Apollo Quiboloy at lima pang akusado. Nahaharap sila sa mga kaso ng pang-aabuso sa Davao City Court at trafficking sa Korte ng Pasig City. Naggaharap sina Police Regional Office 11 Director Brigadier General Nicolas Torre III at ang legal counsel ng KOJC na si Attorney Israelito Torion. Kinwestiyon ng abogado ang pagsisilbi ng arrest warrant. Ito, Attorney. Yes, sir. Hindi ito ang lugar para tayo magdebate. Yes, sir. Kung may reklamo ka, maghain ka na lang ng reklamo. Pero ngayon, papasok kami sa ayaw sa gusto mo. Okay? Ipaalam ko lang. Sige, ipaalam ko lang. Sir, ganito po, may certification po ang NBI, sir. Immaterial yan, Attorney. Naserve na daw yung alias warrant. Immaterial yan, Attorney. Naserve na daw. Kaya yung gibayin ko ang gates. Pakibukas. Binigyan ng PNP ang KOJC ng kalahating oras para kusang buksan ang gate para maisilbi ang warrant. Dahil kung hindi, puwersahang papasukin ang mga alagad ng batas ang compound. Dismayado naman ang mga miyembro dahil nauna na umanong pinasok ng mga pulis ang likurang bahagi ng compound. It would not be a consented search, sir. Kalaunan, binuksan din ang gate at maayos na nakapasok ang mahigit 1,000 pulis. Hindi na pinayagan sa loob ang media,
pero makikita mula sa LED screen ng Kingdom ang pangyayari sa loob. Pinasok ng mga pulis ang mga gusali, mga opisina at maging ang paaralan. Nagkatensyon naman sa pagitan ng mga miyembro ng KOJC at mga pulis sa compound. Isang ambulansya ang pinapasok dahil may ilan umanong naiulat na nasaktan. Ayon sa KOJC, ilang miyembro ng kanilang kampo ang naapektuhan dahil naghagis umano ng tear gas ang mga pulis. May ilang miyembro din umanong nasaktan sa pagpasok ng mga pulis sa ilang lugar. May possibility, depende naman kasi yon sa sitwasyon sa loob kung kailangan ba or hindi. Kung meron mga paghagis ng tear gas, ay naaayon din naman yon sa police operational procedures. Pero 50 taong gulang na miyembro ang iniulat na namatay dahil sa cardiac arrest. Pero nilinaw ni Police Major De La Rey na dahil umano ito sa labis na pagkahapo dahil magdamag siyang nagbantay sa tore ng compound. Ayon sa PNP, malaki ang tiwala nila sa kanilang impormasyon na nasa loob lamang ng compound si Kibuloy. We are not terrorists. We are peace-loving people. Ikinagalit naman ang mga miyembro ng pagbawalan na silang pumasok sa compound, pero pwede namang lumabas ang mga nasa loob ng compound. Ayon sa KOJC, nasa 22 istruktura sa loob ng compound ang nahalughog na ng PNP. Basta nagka-disagree kami kasi ang stand namin, more than 8 hours na sila, dapat yung arrest warrant tapos na. Meron pa daw siyang isang area daw na kailangang puntahan, pero may ongoing kaming usapan ngayon, parang i-hold muna niya pending na meron kaming usapan na ginagawa. Iginiit ng PNP na hindi sila titigil sa pag-ikot at paghalughog sa bawat sulok ng ilang ektaryang KOJC compound hanggang mahanap ang mga target ng warrant of arrest. Hernel Tokmo, ABS-CBN News, Davao City. Inihahanda na ng Philippine Coast Guard ang pagsasampa ng kasong administratibo laban sa may-ari ng MV Mirola 1. Ito'y dahil sa idinulot na oil spill matapos itong sumadsad sa dagat na Mariveles, Bataan noong July 23. Ayon kay Lieutenant Commander Michael John Encina, Commander ng Coast Guard Bataan Station, nakatuon sila sa mga paglabag na may-ari ng safety standards at ang pagtakas ng MV Mirola 1 sa Navotas nang walang clearance mula sa PCG. Kasalukuyan nang nasa shipyard sa barangay Alas Asin, Mariveles ang barko. Strike 1 na po tayo. Naayos na po natin yung isang maritime incident dito. We will now proceeding to the administrative case. Ganito po yun. Unahin natin yung operations, containment ng oil spill, retrieval ng mga vessel, and then we proceed to the administrative cases. Napuno ng kulay, hiyawan at sayawan ng mga kabataan ang mga lansangan sa bayan ng Magalang, Pampanga sa taunang Kamaru Festival. Nagpasiklaban ang mga float at street dancers. May mga nagbihis ng parang insektong kamaru o mole cricket. May mga higanting kamaru ring sumasayaw-sayaw pa sa higanting kawali. At syempre, hindi rin nawala ang tagisan sa iba-ibang paraan ng pagluluto ng manyamang putahe ng kamaru na karaniwang iniluluto ng adobo, ginisa o pinrito. Sagana umano ito sa protina at B vitamins na mainam sa ating katawan. Ayon sa LGU, seasonal o panapanahon lang ang mga kamaru na karaniwang nakikita tuwing tag-ulan o sa panahon ng pagtatanim ng palay. Marami ito sa Magalang dahil malaking bahagi ng bayan ay agricultural o farmlands pa. Layo umano ng selebrasyon na mas makilala pa at matanggap ang kamaru bilang pagkain sa buong mundo. Hinimok ng Pilipinas ang China na itigil na nito ang mga mapanghamon at delikadong pagkilos sa West Philippine Sea sa lalong madaling panahon. Kasunod ito ng muling pagpapakawala ng flares ng China sa nagpapatrolyang eroplano ng Pilipinas sa 2 magkahiwalay na insidente ngayong linggo. Nagpapatrol, Michael Delizo. Sunod-sunod na nagpakawala ng flares ang fighter jet ng People's Liberation Army Air Force, 15 metro lang mula sa Cessna 208 Grand Caravan aircraft ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa West Philippine Sea nitong Lunes.
Ayon sa Armed Forces of the Philippines, karaniwang ginagamit ang flare bilang defense countermeasure ng isang aircraft para malihis ang direksyon ng paparating na missile. Ginagamit din itong pailaw para sa distress signaling. Pero sa pagkakataong yun, nagpapatrolya lamang ang B-4 aircraft bilang bahagi ng maritime domain awareness malapit sa Bajo de Masinloc na kilala ring Scarborough at Panatag Shoal. Webes naman, nagpakawala rin ng flares ang China mula sa base militar nito sa Zamora o Subi Reef. Nagsasagawa noon ang BFAR ng monitoring at paghuli sa mga poacher na pumapasok sa dagat ng Pilipinas malapit sa Pag-asa Island. Ayon sa mga eksperto, delikado ang flare sa engine at propeller ng eroplano. At dahil turbine propeller type ang gamit ng BFAR, maaring mahigop ng engine ang flares at magdulot ito ng aberya at posibleng pagbagsak ng eroplano. Ayon kay Senate President Pro Tempore Jinggo Estrada, nakababahala ito at nararapat na kondenahin. Nanawagan din siya sa international community na makiisa sa Pilipinas na mapanagot ang China. Bukod sa pagtira ng flare, sinabi ng National Task Force for the West Philippine Sea na nagsagawa rin ng delikadong maniobra ang fighter jet ng China kahit wala namang pang-uudyok o hamon mula sa eroplano ng BFAR dahil dito nalagay sa panganib ang kaligtasan ng mga piloto at tauhan ng eroplano. Naglabas na pahayag ang Chinese Foreign Ministry na nagsagawa sila ng tinatawag na countermeasures sa eroplano ng Pilipinas dahil sa umano'y trespassing sa itinuturing nilang himpapawid. Patuloy umanong poprotektahan ng China ang soberanya at karapatan nito sa dagat at di papayagan ang anumang panghimasok sa kanila umanong teritoryo. Nanawagan ng Maynila sa Beijing na itigil sa lalong madaling panahon ang mga mapanghamon at delikadong aksyon na banta di lang sa lehitimo at regular na aktibidad ng Pilipinas sa exclusive economic zone at teritoryo nito, kundi sa karapatan ng lahat ng barko at eroplano na malayang makapaglayag at lumipad sa South China Sea. Iginiit din ng AFP na naaayon sa international law ang pagpapatrolya nito sa West Philippine Sea. We will not be deterred to perform our missions, not just on the air then, but on the seas. Well, regular natin itong ginagawa, continuous ito. Nagsumite na ng report ang AFP sa Department of Foreign Affairs kaugnay ng naunang flare incident sa bahagi rin ng Bajo de Masinloc noong August 8 para sa kaukulang aksyon. Michael Delizo, ABS-CBN News. Kinondena rin ng Estados Unidos ang paggamit ng flares ng China sa nagpapatrolyang eroplano ng Pilipinas malapit sa Pag-asa Island at sa Bajo de Masinloc. Sa isang post sa X, sinabi ni U.S. Ambassador Mary Kay Carlson na naninindigan ang Amerika kasama ng Pilipinas sa pagkondena sa ginawa ng China. Kaisa rin anya ng Pilipinas ang Amerika sa panawagang itigil na ng China ang ganitong kilos na hindi akma para sa isang malaya at bukas na Indo-Pacific region. Patuloy pa rin hanggang ngayon ang police operations para arestuhin si Pastor Apollo Quiboloy at limang iba pa. Live mula sa Davao City na papatrol, Chrislyn Bulosan. Chrislyn, nahiyain na ba sa Pastor ang warrant? Alvin, maglalabing 3 oras ng hinahalughog ng kapulisan ng Kingdom of Jesus Christ compound dito sa Davao City. Pero hanggang ngayon, bigo pa rin silang makita si Pastor Apollo Quiboloy at 5 pang kasama nitong akusado na pinaniniwalaan nilang nasa loob lamang dito at nagtatago. Sa ngayon, marami pa rin pulis ang mga nakabantay dito sa gate, kabilang ang ilan sa mga taga-suporta ni Pastor Quiboloy na hindi pa rin pinapayagang makapasok. Wala pa umanong plano ang mga otoridad na itigil ang search operations hanggang sa maikot na nila ang buong 30 hektaryang lupain at mapasok ang lahat ng mga gusali dito. Nanindigan ng PNP na legal ang ginawa nilang pagpasok ng nasa 2,000 pulis para hanapin at arestuhin si Quiboloy sa bisa ng arrest warrant mula sa korte. Natatagalan lang sila dahil sa laki ng compound at dahil inaharang sila ng mga taga-suporta ng pastor. Umalma naman ang legal counsel ng KOJC dahil sa pwersahang pagpasok ng mga pulis. Hindi naman anya kailangan ng 1,000 pulis para maghain ang warrant of arrest. Nahaharap si Quiboloy at iba pang akusado sa mga kasong pag-aabuso at trafficking sa mga korte ng Davao City at Pasig City. So it is really excessive. It is triply excessive. I cannot believe that you would need 3,000 people to search one person principally. No? More than 8 hours na sila, dapat yung arrest warrant tapos na. Eh, meron pa daw siyang isa na isang area daw na kailangang puntahan. Kami din ng mga distractions. Nakita nyo naman, di ba? Naririnig ko ngayon hanggang dito. Kanina doon, eh, talaga naman, halos labi na live yun. Nakita nyo naman yun siguro sa
sa monitor nila, di ba? Alos na muna kami, may sigawan pa. Kaya lang hindi pwede ang rule of the map dito. Kung ano ang batas, wala na yan. Samantala, sa isang pahayag, nagpaabot si Senador Bonggo ng pakikiramay sa pamilya ng namatay sa isinagawang police operation sa KOJC compound. Ayon sa Senador, alam niya ang tungkulin ng pulis na ipatupad ang batas, pero kinukundina niya ang umano'y karasang nangyari. Nauna nang nilinaw ng PNP na pumanaw ang KOJC member dahil sa cardiac arrest, dahil umano sa sobrang pagod dahil magdamag na nagbanta ito sa tore ng compound at hindi dahil sa police operation. Samantala, Alvin, sa ngayon wala pa tayong opisyal na pahayag na galing sa LGU tungkol sa nangyari dito at wala pa rin tayong impormasyon kung nahuli na ba ang anim na subject ng warrants of arrest kabilang na si Pastor Apollo Kibuloy. Alvin? Maraming salamat, Chrislyn Bulosan. Good vibes ang hatid ng dalawa nating bayan patrollers nang isama nila ang kanilang mga fur babies sa graduation photo shoot. Ibinahagi ni Bayan Patroller Carla Andrea Rojo ang kanyang graduation photos kung saan nakasuot siya ng itim na toga na may dilaw at berdeng hood na parehong-pareho naman sa suot ni Bella, ang nag-iisa nilang family pet na Shih Tzu. Plano rin ni Carla na dalhin si Bella sa mismong graduation day para masaksihan ng alaga ang kanyang pagtanggap ng karangalan bilang cum laude. Sa Bukawi, Bulacan, ibinahagi rin ni Bayan Patroller Patrick Liwanag ang kanyang graduation photo shoot kasama ang alaga nitong pusa na si Pri. Nakasuot din ang medalya at sash si Pri na tila isa ring college graduate. Ayon kay Patrick, may tuturing niya na study buddy at lucky charm sa pag-aaral ang alagang pusa, lalo na sa online class. Nagtapos si Bayan Patroller Patrick sa kursong Bachelor of Science in Manufacturing Engineering sa Bulacan State University, Malolos Campus, bilang magna cum laude. Nais dalhin ni SB19 Stel ang kanyang room extended play tour sa ibang bansa para maipakilala ang kanyang mga kanta at ang Pilipinas. Masaya rin si Stel na nakakasalamuha ang kanyang fans gaya sa regional tour ng kanyang solo EP. Nagkaroon siya ng inspirasyong muli na gumawa ng mga bagong kanta. Pinasalamatan niya rin ang 18 na nakipagbakbakan sa botohan para makuha ang back-to-back win sa Billboard Fan Army Face-Off ngayong taon matapos manalo noong 2023. Para kay Stel, katuparan ng kanyang mga pangarap ang room dahil nakatrabaho niya ang ilan sa mga music icons sa loob at labas ng bansa. Samantala, ipinasilip ng Beanie ang seat plan at mga merch na makukuha ng Blooms para sa kanilang Grand Beanieverse Concert. 360 ang stage, kaya buong Araneta Coliseum makikita ang performance ng Nation's Girl Group. May commemorative ID, tote bag, enamel pins at tote bags pa silang ipamimigay para sa mga VIP ticket holders. Nakatakda ang ticket selling para sa concert sa August 29 hanggang 31. At OT na po, yan ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po si Zen Hernandez. Ako po si Alvin Alchico. Dito kami, naglilingkod para sa inyo saan man sa mundo.